Today mga kalamon, ngayong araw, magluluto tayo ng gisadong upo. Tara! Okay mga kalamon, nag-preheat na tayo ng ating kalan. Naglagay na rin tayo ng mantika. Simulan na tayo mag-gisa. Una, siyempre, yung ating bawang. Alagi naman yan. Isang buong bawang. Yung ating sibuyas, isang buo rin. Siyempre, yung kukumpleto dyan, yung ating kamatis. Tatlong medium size na kamatis. Madali lang tong ating gisadong upo. Kayang-kayang yung lutuin to. Alam nyo bang, nung high school ako, pag-uwi ko sa bahay, pupunta ako sa tindahan ng kapitbahay namin, kay Aling Pas. Kasi lagi siya nagluluto ng munggo at upo. Pareho kong paborito to. Kumbaga, kinalakihan ko. Ito yung lagi ko ulam nung high school. Okay, lagyan na natin ating 1/4 na ground pork. Nugasan na rin natin yan. Kumbaga, ibabrown lang natin yung ating giniling. Saka natin ilalagay yung ating upo. Okay, brown na yung ating karne. Ibig sabihin yan, pwede na natin itambog yung ating sinibak na upo. Yung upo nga pala, pagkatapos yung balatan, at bago nyo hiwain, tanggalin nyo yung mga buto. Asel kasi yan, pagkakinain. Medyo marami-rami. Pero yung mga nakasingit-singit sa kanyang hibla o sa kanyang meat, pwede nang huwag nang tanggalin. At saka itong upo nga pala, kailangan palabasin nyo muna yung kanyang natural na tubig sa kanyang katawan bago kayo magdagdag ng sabaw. Sa kaso natin, hindi na tayo magdadagdag ng sabaw. Ang nilalagay na lang natin, yung ating anatocyte. Binabad natin sa mainit na tubig at yun na yung magiging panabaw niya. Lagayin na rin natin tong isang pirasong pork cubes para lalong magdagdag ng lasa kasi matabang yung ating upo. Yan kita nyo nagtutubig na . Okay, nag-gisa na natin siya ng 3 minuto. Lalagyan na natin ang ating atsuwete. Salain natin buto, siyempre. Kita nyo, kalahating cup lang ng ating pinagbabarang atsuwete. Tingnan nyo, nagtubig na siya. Yan ang magiging sabaw niya. Pagka maraming sabaw, pangit ang lasa nito. Okay, hintayin na lang natin maigayan. Okay, kumukulo na siya. Medyo hinaan na natin ng ating apoy. Medium heat lang siya. Lalagyan na natin ang ating panlasa. Asin. 1 teaspoon lang muna. At saka paminta. Lagyan na rin natin ng ating sesame oil. Mga 3 kutsara lang. Para makapagpadagdag ng ating appetite. Mabango kasi yung ating sesame oil.
ngayon, lalo siya naglabas ng kanyang natural water. Ang bango ng sesame oil. Palagay ko luto na yung ating upo. Pero, tingin muna natin. Okay na, malambot na siya. Hindi naman kailangan malambot na malambot to. Tikman natin yung kanyang lasa. Good na. Ang bango talaga nung ating ano? Sesame oil. Off na natin ating kalan at i-serve na natin ang gisadong upo. At ito na ang ating gisadong upo. Bye-bye mga kalamon!